Happy Trucking Channel everyone. Welcome sa ating channel guys. Welcome sa mga subscribers natin. Welcome din sa mga napadaan sa ating video, sa ating channel. Welcome din sa mga nagbabalik sa ating channel guys. Welcome na welcome kayo dito. And guys, before tayo mag-start, pahit naman ako isang subscribe, like, and pa-share naman ako guys ng ating video para mas marami pa tayong ma-share ng mga unit at makatulong tayo sa mga customers. Yan. So anyway guys, ito na nga guys, umpisa na natin. Nandito ako ngayon sa Subic guys, sa dealer na trending talaga, na kung saan ang pangalan ay Jan Japan. Yan guys, Jan Japan Subic. Yan, nandito sila guys sa, actually guys, dito yan sa bagong yard sa Tipo. Which is kasi guys, napakaraming truck na makikita nyo dito. Iba't ibang klase ng body. Kagaya nito guys, merong mga iba't iba ding size. Ayan, may forward, mayroong elf, may 10-wheeler, may giga. Ayan, gaya nito guys, may mga drop side. Ayan, gaya nito guys, ayan, mga fighter na 6M60, Hino, dito yan guys, sa Jan Japan. Kasi nga guys, ito sila, nagkakaroon ng bidding talaga. Every Friday, ang bidding nila. Akala ko kasi, MWF. Kaya medyo natawa lang din ako doon. Pero every Friday. Kagaya nito guys, ito nasa 22 feet, 6M60 yan. Na kakaiba siya yun, no? Parang semi-new pace o semi-new pace. Pero ang ganda niya. Kasi nga guys, pag sa ganitong unit, maganda din to guys na pagka nagsisimula ka sa business, syempre guys, kunin mo to. Di ba? Pero sa mga ganito kasi guys, kadalasan yan, syempre fully electronics yan. Kailangan may alam din yung mekaniko nyo. So ito naman eh, nakikita nyo guys, meron din silang Hino. Yan. Hino din to guys, na pwede nyong ano. Okay din ang Hino. Ano ba itong Hino to? Hino, 500. Kasi guys, merong 700, may 500. Yan. Dito yan guys nga pala, Japan surplus yan, galing sa Japan. And then don't forget, as is condition to guys. What you see is what you get diyan sa mga unit nila. So silang bahala magpaganda, silang bahala magcondition. Ang gagawin niyo na lang, babayaran niyo na lang sa kanila. Natakot pansin sa akin to guys, tong unit na to. Hindi pantay yung itsura niya. Siguro may kulang lang sa unit na to. So anyway guys, yun gaya ng nabanggit ko pagdating sa as is condition dito sa Japan. What you see is what you get. Silang bahala magpapaganda, silang bahala magpapakondisyon ng unit. And guys, pagdating sa appearance, kung meron kayong gustong ipabago, like example, ipapapaint nyo, tapos may kakabit kayong accessories, yan guys, may bayad dyan. Tandaan nyo guys, dahil nga guys, sa ganyan, nagko-costing yan sila. Kung papagawa kayo sa job order, marami kayo papapalit, babayaran nyo yun guys. Hindi nila maibibigyan ng libre yun. Lalo-lalo na guys, pagdating sa gulong. So pagdating sa gulong guys, pag alam nilang pwede pa, hindi nila papalitan guys. Pero kung kalbo na, papalitan nila yan. Pero guys, kasi nga, sabi ko sa inyo, as is pa rin yan. Sinabing as is, what you see is what you get. Hindi pa pwedeng hindi pa rin kayo kagastos sa unit na yan. Then regarding sa mga ganitong truck guys, minsan yan guys, nagkakaroon ng maintenance niyan sa gulong. Yan, minsan tapos after 6 months, may encounter nyo yung turbo or yung mga injection niya, injector niya, nagloloko. Pero guys, pag ganun, syempre, huwag nyo na din papabayaan. Once na may maramdaman yung driver nyo, sabihin na agad sa inyo para mapatingin nyo na agad yung unit. And guys, para makakuha kayo ng mga, para maiwasan nyo din sakit sa ulo na truck, syempre guys, kailangan kuhanin nyo din yung quality. Huwag kayo didepende guys sa presyo. Kasi guys, ang presyo, pag alam nyo mas mura, syempre guys, ano yan, marami kayong pwedeng ipagawa dyan. Diba? So, ayun lang naman guys. Expected nyo, pag mura, syempre, may kailangan kayong ipadagdag. Hindi kagaya guys ng ibang dealer. Medyo mahal, pero guys, kompleto. Kasi guys, napalitan na nila. Na sigurado din nila na wala na kayong gagastosin sa unit. Hindi kagaya ng iba, napakamura. Mga ilang linggo lang, sira na agad. Diba? So, ito guys, yan, nakita nyo yung Hino. Yan, napansin ko dito guys, yung chassis niya, may tama na kaunti. Yan, kagaya ito, parang is. Diyan lang naman sa part 10 guys. So, hindi natin alam, baka mamaya dyan lang sa part 9 guys, yung kalawang.
tinatawag nilang Skyplex. Ayan, medyo kaya nilapito ko na. Tignan ko. Ayan guys, yun yung sabi ko sa inyo. Ayan, naglalaglagan na yung ano. Ayan, pag mga ganyang unit guys, siyempre sa decision nyo pa rin yan kung kukuhanin nyo. Ayan, as is pa rin naman yan guys. What you see is what you get. Ayan, dito guys, may mga 12-wheeler na wing van. Ito guys, mayroong mga 6UZ1. Ayan, dalawang bumper light at isang giga type. Or tatawag nilang ano, old pace. Ayan guys, nga pala, ito nga pala guys, 6UZ1 na smoother. Pero ang ganda guys, no? Pagka mga ganito. Mostly kasi guys, alam nyo ba sa Japan, patok na patok sa kanilang mga automatic. So, pero kung pa-upline ako sa dalawa, mas pipiliin ko itong bubble top. Pero hindi pa rin guys eh. Mas pipiliin ko pa rin yung windbreaker. Pero hindi ko din alam guys. Kasi ang ganda niya. Pero para sa akin sa may bubble top kasi may chrome. Ayan. Pero ayan, pansin nyo naman guys na maganda yung unit. Assist, pwede sa assist to. Masasuggest ko to guys. Kung gusto nyo naman na ipa-convert, pwede naman na i-convert yan. So, etong bubble top. Ayan. Tignan natin kung ano ba to. Kung okay din ba. Ayan, pasok ko, pasok sa banga to guys. So, itong old pace. Ayan, na giga. Ayan, ano yan, manual ano, transmission. 6UZ1 din yan guys. Ayan. 6UZ1 siya guys. Ay, hindi guys, automatic din. So, 6UZ1 siya guys na ganito yung ano. Pero guys, tignan nyo. Sariwa yung chassis niya. Yan ang sinasabi ko sa inyo guys. Fresh ng chassis. Pag mga ganyang unit eh, huwag nyo nang bitawan. Lalo na kung maganda na yung condition ng unit. Tapos yung gulong okay din. Yan. Ito yung guys yung condition ng chassis niya sa may likod. Japan surplus to guys. Hindi siya brand new, no? So expected nyo guys may mga ilan pa rin na kalawak kayo makikita. Pero guys, pag gantong yung chassis ang makita nyo dito sa dealer na to, i-grab nyo na guys. Tapos kung pumasa, kung magandang condition ng makina, kunin nyo na guys. I-down nyo na nung pa-reserve. Kasi guys, maraming kukuha nyan. So ganyan mga yun, ganyan dapat ang mga nakukuha nyong unit. Yan. Pero guys, alam nyo sa ganyan, syempre nagkakaunahan yan. So dito guys, sa warning nya, wala akong masabi din. Okay din. Masasuggest ko to, isa ito sa napansin ko na okay ito na maaaring i-offer. Ayan, tingnan nyo naman guys yung ilalim. Tapos guys, yung ibang client kasi may tinuro sa atin, mas maganda din kung mabibigat ng karga nyo, kailangan yung secondary chassis niya malaki. Ayan, ito kasi guys medyo manipis. So yun lang naman guys yung tips sa pagbili. Pero kadalasan, ayan, makikita nyo naman guys, ang ganda ng unit, diba? Pwedeng pwede to kung nagsisimula kayo sa negosyo nyo guys. Sa guys nga pala, pagka bibili kayo ng truck, para hindi rin maiwasan din yung sirain na unit guys, mag prepare kayo ng budget. Lalo na guys sa mga nakausap nyo, reasonable din kasi ibang presyo guys, totoo yan. So ayun lang naman guys ang ano ko dito guys. Ayan, may mga puso. Yun, puso na canter, susu, mga maliliit, mga 14 feet, 16 feet. Kadalasan dito guys, 14 feet yung nandyan. 14, tapos 16. Meron ding mga ano lang din guys, 12 feet. Yan, kung naghahanap kayo, ang mga ganitong presyo ang alam ko guys, nasa araw yan. Around 850, yan, 880. Ganyan sa mga elf na unit. Tapos sa mga forward naman dito sa kanila, 1.3, 1.4. Ayan, ganyan mga mayroon pang guys, mga 1.5. Ayan. Pero syempre guys, initial price lang yan. Alam nyo sila guys, hindi nyo makukuha yung last price hanggat hindi nyo sila pupuntaan. Ganyan ang mga ugali nyan nila sir. Ganyan ang mga ugali ng mga dealer dito. So gusto nila, pinupuntaan nyo sila para maramdaman nila na ganun kayo kasincere talaga sa unit. Kasi nga guys, syempre tayo, hindi natin mabanggit yung presyo sa comment. Kasi nga, big respect din sa ibang dealer na nagbebenta. Kaya, ayun na naman. Kaya guys, ang laging sinasabi, message nyo kami sa Facebook page namin. Okay, tawagan nyo kami sa
cellphone number na nilalagay namin palagi sa description. Lagi nyo ugaling guys na tignan nyo sa description yung contact para madali nyo malaman guys kung magkano. Madali nyo malaman pa paano kayo makakontakt. So ayun lang guys. Tapos guys, syempre magpupunta kayo dito. Kung gusto nyo magpa-assist, i-assist ko kayo guys. Papunta kay dealer. Kasi guys, kay dealer, madalas natin sila nakausap. Kaya nakukuha din natin sa kanila yung pinakamababang presyo. Ang assurance lang binigay sa akin guys, sabi sa akin yung dealer, once na may madala ako sa kanya, sinabi ko na ibigay niya yung best price niya. Kaya hindi naman tayo nabibigo pagdating sa ganyan guys. Yan, kaya mabait din tong sila boss. Mas malaking chance kasi kapag kasi hindi nila kilala, yan, may maaring maano din syempre yung presyo, mahirap makakuha ng discount. Yan lang naman. Guys, napansin ko tong unit na to guys, hindi siya close band, hindi siya wing band, pero may canopy siya. Ayan. Tapos, light materials, naka-light na, no? Pero guys, ito yung unit to, sariwa din guys, di ba? Ang issue lang nito guys, yung sa may secondary chassis niya, yung parang may mga bulutong na. Na ano, kung masaya lang kayo guys, papalit nyo, pero kung ako tatarungin nyo guys, pwede pa naman to. So para sa akin lang. Ayan guys yung sinasabi ko sa inyo. So ayan, hindi siguro maiwasan din talaga, hindi magkaroon ng kalawang. Kasi guys, Japan surplus yan, hindi siya brand new. Pero guys, nakita nyo yun sa primary chassis niya. Okay, diba? Recommended ko din tong unit na to. Kung nakarga nyo dito guys, mga gulay, steel flooring to guys. Ayan, kung gulay, copra, ayan, ewan ko lang guys kung po pwede ito sa mga alagang hayop. Tignan nyo na lang guys, ayan, steel flooring siya. Nga pala guys, pati yung sa may stud bolt nyo guys, plastic yon. Ang ganda din. Pwede din. So anyway guys, ayun lang naman guys. Maraming salamat sa ating panonood. Maraming salamat ulit. And palike din ako ng video guys. Pa-share ako sa mga padaan lang. Thank you din. Pa-subscribe naman ako guys sa inyo. So ayun lang naman guys. Stay tuned lang palagi sa ating channel. Marami pa tayong lalabas ng mga video. So ayun lang naman. So happy tracking channel everyone. Thank you. God bless. And bye-bye.